Mula sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, Pangasinan ang next stop ng unit team. Sabado ng umaga, bumisita si Davao City Mayor Vice Presidential Beth Sara Duterte at ilang senatoriables sa Alaminos City. Kasama ang mga kandidato ng Alyansang Gikolambino o Agila, formal nilang binuksan ang headquarters ng Marcos Sara Duterte Alliance o MASADA. Mula sa Alaminos, sunod na dinalaw ng unit team ang Lingayen, Pangasinan. Binuksan din dito ang MASADA headquarters. Muli, sinalubong sila ng mga pinuno ng Team Agila sa pamumuno ni Mayor Cesar Quiambao, Marco Wangco na tumatakbong congressman ng 2nd District, Congressman Art Celeste at ang pambato ng Team Agila sa pagkagobernador na si Cong Ramon Monmonguico III. We express our full support to the unit team kay President BBM saka kay Vice President Inday Sara. Sabi namin, ako, nagbabarabarangay po ako, ma'am, sabi ko, and we are campaigning you up to the grassroots level. Ang MASADA headquarters ay itinayo mismo sa North Bay Compound ni Mark Cuangco. Masaya siya, nagpasalamat siya sa amin. Dahil ito yung magiging headquarters ng Team Agila and MASADA. So, dito manggagaling ang dissemination ng materials, ng kung kailangan nila ng lugar, dumapo, madapuan sa 2nd District, sa Lingayen. May mga kwarto dito sa lugar namin. May pwesto silang matulog, mag-shower, magbihis. Bagamat wala si presidential aspirant Bongbong Marcos, ang pagdalaw ng unit team ayon kay Quiambao at Gico ay napakalaga para sa Team Agila. Well, of course, nakakatuwa at feeling namin parang we are honored with her presence visiting our two headquarters. Headquarters for BBM Sara and headquarters for Agila. It's more of expression of gratitude, no, sa isa't isa. Kasi the fact that we have invited Inday Sara here and unit team is already an expression of support to our campaign then. Labis namang ipinagpasalamat ni Mayor Sara ang mainit na suporta sa kanila ng Team Agila. Vice Governor, sa ating mga congressman, sa ating mga board members, mayors at mga vice mayors na tumutulong sa atin na dito sa Pangasinan. Mabuhay ang Pangasinan! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po ako sa mga tiga Region 1 sa kanilang mainit na pagsuporta at pagtanggap sa amin dito at nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga parallel groups and ang ating mga public officials na nag-welcome sa amin dito. Thank you. Nag-courtesy call din si Sara Duterte at Attorney Harry Roque sa tanggapan ni Pangasinan Governor Amado Espino III. Sa February 25, San Fernando City, La Union ang destinasyon ng Unit Team Caravan. Kinabukasan ay magtutungo ang grupo sa Binalonan, Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.